Magandang araw! Ngayon ay nasa ikatlong markahan na tayo ng Filipino Grade 3. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pagbibigay ng sariling hinuha, bago, habang at pagkatapos mapakinggan ang teksto. Handa na ba kayo? Halina't simulan na natin! Sa aralin na ito, inaasahan na maibibigay mo ang sariling hinuha, bago, habang at pagkatapos mapakinggan ang teksto. At magagamit mo ng wasto ang pang-ukol na laban sa, ayon sa, para sa, ukol sa, at tungkol sa. Ano nga ba ang hinuha? Halina't alamin natin. Ang hinuha ay nangangahulugan, isang bula o palagay na walang kasiguraduhan at di tiyak ng isang pangyayari. Kaya huwag muna tayong maniniwala sa mga sabi-sabi na walang kasiguraduhan. Tiyakin muna kung ito ay totoo. Mahalaga ang pagbibigay ng sariling hinuha. Ito ay tumutulong sa pagtukoy ng nilalaman at banghay ng mismong kwento. Maaaring malaman mo bilang mambabasa na nagbibigay ng pahiwatig ang manunulat sa teksto. Ito'y maaaring makita sa pamagat, tema, paksa na akda o sulatin. Ibinibigay ng manunulat sa mambabasa ang pagkakataon upang mas magiging kapanapanabik ang gawain ng pagbasa at maging ang pagkatuto. Narito ang ilan sa salita na ginagamit sa pagbibigay ng sariling hinuha. Halina't simulan na natin pag-aralan. Una ang salitang baka. Halimbawa, baka hindi siya makarating sa ating pagpupulong. Ang pangalawang halimbawa ay marahil. Halimbawa, ang taas ng presyo ng gasolina ngayon, marahil tataas din ang pamasahe. Pangatlo, siguro. Narito ang halimbawa, ang aking tatay ay may dalang pasalubong. Siguro siya ay bagong sweldo. Mas nahihikayat natin ang ating mga mambabasa o tagapakinig na hindi lamang tayo nagsasabi ng ating pansariling opinyon, bagkus ay wasto o tama ang ating mga sinasabi o ibinabahagi. Ang implikasyon naman ay maaari nang maganap kung tapos na ang pagbasa ng buong akda o sulatin. Kung sa pagkakataon naman na bitin o hindi malinaw ang dulo ng akda, maaaring maghinuha ang mambabasa ng kanyang sariling interpretasyon sa posibleng wakas ng akda, kwento o di kaya'y sulatin. Sa pagbibigay ng hinuha ay maaari tayong gumamit ng mga salitang pang-ukol. Ano nga ba ang pang-ukol? Halina't alamin muna natin. Sinasabing ang pang-ukol ay mga salitang nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang bahagi ng pangungusap. Ginagamit din ito upang kilalanin ang lugar o pinagmulan ng gawa, kilos o layon. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng pang-ukol. Alinsunod sa o alinsunod kay. Ayon sa o ayon kay. Hinggil sa o hinggil kay o kina, labag sa, laban sa o laban kay, mula sa, nang wala, ni o nina, para sa o para kay, sa o kay, sa mga, tungkol sa o tungkol kay. Tungo sa, at ang panghuli, ng may. Alam mo ba merong umiiral na dalawang pangkat o uri o tipo ng pang-ukol? Halina't simulan na natin pag-aralan kung ano ang mga ito. Una, pang-ukol na ginagamit na pangalang pambalana. Ukol sa, laban sa, hinggil sa, ayon sa, tungkol sa, at para sa. Halimbawa,
ukol sa kabataan at sa kanilang karapatan sa edukasyon ang kanilang pinag-uusapan. Halimbawa, laban sa mga kababaihan ng bagong panukala sa Senado. Pangalawa, ang mga ayudang ito mula sa Estados Unidos ay para sa ating mga health worker. Sa unang pangusap ang ginamit na halimbawa ay laban sa, at sa pangalawang pangusap naman ang ginamit na halimbawa ay para sa. Narito ang pangalawang pangkat, uri o tipo ng pang-ukol. Pang-ukol sa pangalan ng tanging tao. Ang gawa, ari, layon at kilos ay para lamang sa ngalan ng tao. Ang mga halimbawa nito ay ukol kay, laban kay, para kay, tungkol kay, ayon kay, at hinggil kay. Narito ang halimbawa. Hinggil kay Andrea ang natanggap niyang liham. At pangalawa naman, ayon kay Dr. Jose Rizal, mahalin natin ang sariling wika. At pangatlo, ang aming pagpupulong ay tungkol sa halaga ng edukasyon bilang karapatang pantao. Para sa gawain pagkatuto bilang isa, tukuyin ang salitang hinuha sa bawat pangusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno o sagotang papel. Para sa unang bilang, marahil ay may paparating na bagyo sa susunod na linggo. Halina't sagutin ko na ang unang bilang para sa inyo. Ang tamang sagot ay marahil. Para sa ikalawang bilang, baka papayagan ng lumabas ang mga batang may edad na 15 pataas sa susunod na buwan. Ang tamang sagot ay baka. Narito naman ang ikatlong bilang. Sigurado ako na ang mananalong manlalaro sa boxing ay mula sa lugar sa Mindanao. Pang-apat, di tiyak ang pagdating ng mga bisita sa ating paaralan. Pang-lima, ang hula ko sa mga mangyayari sa ating paligid ay may kaugnayan sa maruming kapaligiran. Pang-anim, walang kasiguraduhan ang pamamahagi ng ayuda sa ating barangay. Pampito, marahil ay wala na tayong darating na dagdag sa ating sweldo. Para sa gawain pagkatuto bilang dalawa, kopyahin sa iyong kwaderno ang mga pangungusap. Salungguhitan ang mga pang-ukol sa bawat bilang. Narito ang unang bilang. Ang mga bagong laruan ay para kay Razel. Halina't sagutin ko na para sa inyo. Ang tamang sagot ay para kay. Pangalawa, ayon sa balita, magtataas na naman ang singil ng kuryente sa susunod na buwan. Ang tamang sagot ay ayon sa. Pangatlo, ang patalastas na ito ay hinggil sa mga dapat gawin upang maiwasan ang pagkalat ng nakahawang sakit. Alam ko, kayang-kaya mo na itong sagutin at ang mga susunod na bilang. Pang-apat, darating na si Tita Josie mula sa kanyang paglilibot sa Europa at uuwi na sa Makalawa. Pang-lima, tungkol ba kay Tito Marne ang liham ni Lola Marina na dumating kahapon? Pang-anim, nais tayong kausapin ng punong guro para sa parating na kompetisyon sa ating lungsod. Pang-pito, laging tungkol sa pag-aalaga ng isda ang pinag-uusapan sa shop na iyon. Para sa huling gawain ng araling ito, kumpletuhin ang pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno o sagotang papel. Napag-alaman ko na ang blank ay nangangahulugang isang hula o palagay na walang kasiguraduhan at di tiyak ang isang pangyayari. Huwag tayong basta maniwala sa sabi-sabi. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa marami kang natutuhan sa aralin ito. Maaari mo ring ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam mga bata!